Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father Oka. Sa karangalan po ni San Francisco Javier, ating ipagdiwang ang banal na misa, puno ng pasasalamat sa Panginoon at isama natin ang hindi lamang pasasalamat, kundi ang ating mga kahilingan, lalo na po yung mga kapatid nating may sakit at mga kaluluwang naghihirap sa purgatorio. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating nagagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pangangaral ni San Francisco, ikaw ay maraming kinamit na mga tao para maging iyo. Ipagkalumong maging gayong kasigasig ang kalooban ng mga nananalig at magalak ang sambayan ng banal sa pagkakamit ng maraming mga kaanib sa lahat ng panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Jesse ay lilitaw ang isang hari tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang espiritu ng puon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa ng kaalaman at kapangyarihan, karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa puon. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan siya ng katarungan ng mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batong batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon
at mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang mangingisnain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ang damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasususuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok. Sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong daigdig lupain ang pagkakakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ng hari mula sa lahi ni Jesse ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo, yaong haring humatol ng katwiran, sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang nabuhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Yuprates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao'y siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa, yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na sa katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin na lahat ng bansa at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa, pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. At sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihi mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito, at inahiyag mo sa mga taong ang kaloob ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari
ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinanga din nilang mapakinggan ang inyong narinig, ngunit hindi nila napakinggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa pamantayan ng mundo o the standard of the world, pag sinabi nating mapalad, tatlong bagay ang ibig sabihin niyan. Makapangyarihan o yung tinatawag na power, mayaman o maraming pera o maraming material, possession. At dahil siya ay makapangyarihan, sikat, may impluensya. Diyan lang pumapatak sa tatlong yan. Pag sinabi sa pamantayan ng mundo na mapalad. Kung kaya nga, kung wala kang impluensya, kung wala kang material possession, wala kang kotse, wala kang maayos at magandang tahanan, wala kang hindi branded ang isinusuot mong damit, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, ang tingin sa iyo ng mundo ay maliit. Lalo na kung wala kang impluensya, lalo na kung wala kang kapangyarihan. Kaya nga, ang tao, sinisika palagi na makuha or ina-aspire palagi na makuha itong tatlong bagay na ito. Doon umiikot halos ang aspirations ng maraming tao. Kasi yan ang standard ng mundo para sabihin mapalad. Sa pamantayan ng Panginoong Jesus, iba ang pagiging mapalad. Merong tinatawag na reversal of status. Ang mapalad para sa Kanya ay ang mga dukha. Ang mapalad para sa Kanya ay yung mga walang boses sa lipunan. Ang mapalad para sa Kanya ay yung walang wala. Hindi dahil sa dinidignify niya ang ganitong katatayuan or status sa buhay, walang impluensya, walang material possessions, walang power sa lipunan. Kundi mapalad sila dahil ang kanilang inaasahan, ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang possession, ang kanilang influence ay ang kanilang pananampalataya. Sino ang pinili ng ating Panginoon? Ang pinili ng ating Panginoon ay yung mga walang boses sa lipunan, mangingisda, walang influence, walang power. Pero sila ang mapalad para sa ating Panginoong Jesus. Bakit? Because they have God as their possession. They have God as their power. They have God as their influence. At sinabi sa ating mabuting balita na ang katangian ng mga ito, kaya sila ay mapalad, ay dahil sila ay mapagpakumbaba. Meron palang predisposition na hinihingi para ang presensya ng Diyos, para ang Diyos ay maging kapangyarihan, influensya at possession ng sino mang nagnanais makamtan siya. Ngayong umagang ito, mga kapatid, sa ating paghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon, magandang usisain natin
ang ating sarili. Ano ang pamantayan natin ng pagiging mapalad? Ano ang pamantayan natin para sabihin tayo ay masaya, tayo ay successful? Sapagkat hindi lahat ng nakikita nating successful ay nasa sa kanila ang Diyos. Maaring successful sila, mapalad sila sa pamantayan ng mundo. Pero bilang mga binyagan, ang pagiging mapalad natin ay hindi ayon sa pamantayan ng mundo. Ang pagiging mapalad natin ay ayon sa pamantayan ng ating Panginoong Jesus. At para sa Kanya, ang mapalad ay hindi yung makapangyarihan sa mundo. Ang mapalad ay hindi yung maraming material possession sa mundo. Ang mapalad ay hindi yung ma-impluensya at may boses sa lipunan. Ang mapalad para sa Kanya ay ang kasakasama natin ang Diyos araw-araw. At tanging ang may mata lang ng pananampalataya ang nakakakita ng value o halaga ng bagay na yan. Kung kaya nga huwag tayong manliit, manghina ang loob o ma-insecure. Kung wala tayong influence, kung wala tayong power, kung wala tayong material possessions sa buhay. Kasi ang tunay na nananampalataya at ang tunay na binyagan ay naniniwala sa sinasabi ng ating Panginoong Jesus. At ang pamantayan niya ay pamantayan din ng ating Panginoong Jesus. Or ang pamantayan niya ay nakabatay sa pamantayan ng ating Panginoong Jesus. Akmang-akma ang sinabi ni Santa Teresa, solo Dios basta. God alone suffices. Para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihain ngayong ginugunita si San Francisco Javier tulad ng paglalakbay niya sa mga malalayong bansa dahil sa kanyang masidhing hangad na sagipin ang kapwa. Kami ay gawin mong maliksing makadulog sa iyo, kaisa ng kapwa-tao, sanhi ng pagsaksi namin sa mabuting balitang galing sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Francisco Javier ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesukristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panaming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya sa pagitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisilnis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at leo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero na Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio at para po sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng pag-ibig na maalam, gaya ng maningas na loobin ni San Francisco, para ang kapwa ay mailigtas upang sa pagtugon namin sa iyong pagtawag, makamtan namin kaisa niya ang pangakong gantimpala para sa mga kabutihang ginaganap sa pamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petralgina, mungheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bilang pagtugon sa patuloy na pagdami na bumibisita sa pambansang Dambana, simula po ngayong Disyembre ay magkakaroon tayo ng karagdagang misa mula Lunes hanggang Sabado. Ang mga bagong oras ng misa ay makikita nyo po sa ating screen. Gayun din, ninanais mo nating limitahan ang bilang ng live stream ng mga misa at magdagdag ng karagdagang live stream para sa Angelus at Rosary tuwing 12 ng tanghali at Divine Mercy Chaplet tuwing 3 ng hapon. Mangyaring magabayan po kayo ng mga pagbabago ng ating schedule ad experimentum simula ngayong Disyembre. Ikatlo, halina't makiisa sa isang gabi ng pagbibigayan, himig at pag-asa. Inaanyayahan namin kayong lahat na dumalo at suportahan ng ating dinner concert for a cause sa December 10 dito sa Divine Mercy Sanctuary ng Pambansang Dambana. Sa halagang 2,500 piso na ticket, mararanasan nyo isang dinner buffet at pool concert mula kay Namitoy Yunting and the Driver's Band, kasama ang iba pang natatangi mang aawit at kaparian ng Arsidiosese ng Lipa. Huwag nang magdalawang isipa, bilhin ang inyong tiket sa ating opisina at maging bahagi nitong natatanging okasyon para sa iisang misyon. Ika-apat, bahagi pa rin ang ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Patuloy niyo pong suportahan ng ating Kapiyo merchandise. May mga available po tayong t-shirts
at coffee mug sa mga store outlets ng Pambansang Dambana. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makatutulong na. Ikalima, pansamantala pong hindi muna makadadaan sa main arch entrance ang mga sasakyan dahil sa ginagawang rehabilitation ng NSPP Bridge, maaari pong gamitin ang lumang gate upang makapasok sa loob ng Pambansang Dambana. Umaasa po kami sa inyong pangunawa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikawalo ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala na yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularin lang ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ngayon po isasagawa natin ang umagang panalangin. Tumayo po ang lahat at gawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka na aking bibig. Halina, sambahin natin ang Panginoon. Siya ang haring darating. Halina, sambahin natin ang Panginoon. Siya ang haring darating. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay aawitan. Ating papurihan ng batong kublihan natin kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman. Ang lahat ay kanyang maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina, sambahin natin ang Panginoon. Siya ang haring darating. Tayo lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyan inyong puso'y huwag patigasin,
tulad ng ginawa ng iyong mga magulang na nasa Meriba, Selang ng Masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng iyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang sila na nakinabang. Halina, sambahin natin ang Panginoon. Siya ang haring dumating, darating. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina, sambahin natin ang Panginoon. Siya ang haring darating. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Halina, sambahin natin ang Panginoon. Siya ang haring darating. Tayo pong lahat sa awit, magalak sambahayan dahil sa pagpapala. Sa liwanag na bigay ang Diyos ang may gawa. Mula sa kadiliman, may kapal ay nagwika. Nagkaroon ng anyo ang nooy walang wala. Kung pagbabalikan lang ang iyong nakaraan, na dati-rati lumok dulot ng kasalanan, Panginooy na awa, dumating din ang buhay. Nagliwanag ang lahat, kaligtas ay dumatal. Kadakilaan niya ay iyong isa puso. Ang Panginoon Diyos hindi sa iyo lalayo. Sa araw man o gabi, matapat sa pangako. Ang Diyos ay laging Diyos kahit mundo'y maglaho. Ang aahon sa burol ng Panginoon ay ang taong may asa na matuwid at pusong malinis. Magsiupo po ang lahat. Ang buong daigdig lahat ng naroon, may-ari ang Panginoong ating Diyos. Ang mundo'y natayo at iyong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng Panginoon, sino ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sino nang tutulungan pumasok ng tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Diyos ng Panginoon, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sino man lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ay ang Panginoon, dakilang talaga. Sanmang labanan, tagumpay ay kanya. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang aahon sa burol ng Panginoon ay ang taong may asa na matuwid at pusong malinis. Purihin ng inyong mga asal ang haring walang hanggan. Purihin ang Diyos na walang hanggan. Purihin ang hari ng sanlibutan. Siya'y nagpaparusa na taglay ang habag. Kung tayo may malibing, sa hukay masadlak. Muling hinahango niya at binubuhay, walang makakatakas sa kanyang kapangyarihan. Kayong Israelita, papurihan ninyo ang Diyos sa harap ng mga hintil na pinagtapunan sa inyo. Do'y ipinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan. Siya ay purihin ng bawat nilalang. Ang Panginoong ating Diyos na walang hanggan. Pinagdusa man kayo sa inyong kasalanan, ngunit kahahabagan kayo, at muling ibabalik sa inyong tahanan mula sa mga bansang umalipin sa inyo. Kung buong puso kayong manunumbalik at magiging masunurin sa Kanya, kayo'y babalikan niya at kakalingain, at hindi na siya magkukubdis sa inyo.
Kaya ngayon, alalahanin ninyo ang ginawa ng Diyos at buong puso ninyong pasalalamatan siya. Purihin ang Panginoon, Diyos ng katarungan, parangalan ang Haring walang hanggan. Maging sa bansang pinagtapunan sa akin, pupurihin ko ang Panginoon. Maging sa bansang makasalanay, dadakilain ko siya. Talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama. Pinupuri ko ang aking Diyos at nagagalak ako sa kadakilaan niya. Lubos kong pararangalan ang hari ng kalangitan. Bayaang ihayag ng lahat ang kadakilaan niya. At doon sa Jerusalem siya ay papurihan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ng inyong mga asal ang Haring walang hanggan. Dapat dakilain ng puso tapat ang Panginoon. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos ng Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ng tugtog ng alpang marilag. Ang Panginoon ay tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Sa utos ng Panginoon, nalikha ang langit, ang araw, ang buwan, talat maririkin. Sa isang dako, tubig ay tinipon, at sa kalaliman ay doon kinulong. Matakot sa Panginoon ang lahat sa lupa. Dapat katakutan ng buong nilikha. Ang buong daigdig sa Kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Ang binabalangkas niyong mga bansa, Kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang ang Panginoong ang Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Magmula sa langit Kanyang minamasdan. Ang lahat ng tao na Kanyang nilalang. Nagmamasisiya at nagmamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa Kanya nagmula, walang naliligid sa kanilang gawa. Di dahil sa hukbo, hari nagtagumpay. Di dahil sa lakas, nagwagi ang kawal. Kabayong pandigmay di na kailangan. Upang sa digma ay kamtin ang tagumpay, di makapagliligtas lakas nilang taglay. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaan sila ay mamatay, kahit magtaguntong sila'y binubuhay. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang nating at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Ipagkaloob mo na aming makamit, O Panginoon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa iyo'y nasasalig. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparang nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dapat dakilain ng pusong tapat ang Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ikaw naman, Huda, ay papapurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang inyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leyon ang iyong larawan. Muling magkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huda'y leyong nahihimlay.
walang mangangahas lumapit sino man. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal ang tunay na haring dito'y magtatangan. Darating, Jerusalem, ang inyong liwanag. Mananahan sa inyo na may gandang nagniningning ang Panginoon. Darating, Jerusalem, ang iyong liwanag. Mananahan sa iyo ng may gandang nagniningning ang Panginoon. Mamamalas mo ang kanyang kaluwalhatiang sumasa iyo. Mananahan sa iyo ng may gandang nagniningning ang Panginoon. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Darating, Jerusalem, ang iyong liwanag. Mananahan sa iyo ng may gandang nagniningning ang Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Mula sa angka ni Jesse, isang bulaklak ang mamumulakad at ang kadakilaan ng Diyos sa sangkalupa ay mangangalap at mamamalas ang lahat ng sanglilikha ang mga pangligtas ng kapangyarihan ng Diyos. Sabay-sabay po nating dasalin ang papuring awit ni Propeta Zacarias. Gumawa ng tanda ng krus. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Mula sa angka ni Jose, isang bulaklak ang namumukadkad, ang kadakilaan ng Diyos sa sangkalupa ay mangangalap, at mamamalas ang lahat ng sanglikha, ang mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Muling inilalahad ng Diyos ang makapangyarihang Ama, ang kanyang palad, upang ariin ang mga naiwan ng kanyang bayan. Dumalangin tayo sa kanya. Panginoon, mapasaan nawa ang iyong kaharian. Panginoon, itulot mong maging kaaya-aya sa iyo ang aming mga gawang pagpapakasakit at kami naway maging handa sa iyong kahariang malapit ng dumating. Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong kaharian. Ihanda sa aming mga puso ang isang daraanan para sa pagdating ng iyong salita at tulutang mahayag sa amin ang kanyang pagkadakila. Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong kaharian. Patagin ang bundok ng aming pagiging mapagmataas at upuan ang lubak na aming kahinaan. Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong kaharian.
buwagin ang harang ng alitan na naghahati sa mga bansa't bayan at patayin para sa sangkatauhan ang daan tungo sa kapayapaan. Panginoon, mapasa ang nawa ang iyong kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at reliyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa may mga kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang-dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang-dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong kaharian. Atin pong dadasalin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama, naming makapangyarihan, sa pangangaral ni San Francisco, ikaw ay maraming kinamit na mga tao para maging iyo. Ipagkaloob mong maging ganyong kasigasig ang kalooban ng mga nananalig at magalak ang sambayan ng banal sa pagkakamit ng maraming mga kaanib sa lahat ng panig ng daigdig sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa pagdarasal ng ating pangumagang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat.